Samantalay, kinagulat nga ng marami yung balitang pumano kahapon si dating Pangulong Aquino dahil sa renal disease secondary to diabetes. Balitang hatid ni Lay Alves. Happy birthday to you! Masaya pang naipagdiwang nitong Pebrero ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang 61st birthday. Walang nakakaalam na huling beses na pala siyang makakasama ng mga kaibigan sa kanyang kaarawan. Bandang alas 5 ng umaga nang isugod si Aquino sa Capitol Medical Center sa Quezon City. Pasado alas 3 ng hapon, kinumpirma ng pamilya Aquino ang malungkot na balita. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. Maraming nabigla, lalo tahimik ang dating Pangulo sa lagay ng kanyang kalusugan nitong mga nakaraang buwan. Bagamat nabanggit na ng kapatid na si Chris na may pinagdadaanan si Aquino noong wala siya sa 2019 death anniversary ng kanilang amang si dating Senador Ninoy Aquino. Ang sabi noon ni Pinoy, tinamaan lang siya ng flu. The very fact na wala siya dito today, he's not okay. And maybe now he needs you. And he would never tell you that hindi siya okay. Please include him in your prayers because he needs strength. Nobyembre ng taong yun, nagka-pneumonia naman si Pinoy. Pagkaisang buwan, kinailangan naman niyang manatili sa ICU. Sa pagpano ng dating Pangulo, bumuhos ang pakikiramay. Kabilang na si Pangulong Rodrigo Duterte. Panahon daw ngayon para isantabi ang mga pagkakaiba para sa isang leader na ibinigay ang lahat para sa sambayanan. It is with profound sadness that I learn of the passing of the former President Benigno S. Aquino III. We thank the former president for his service to our country. I hope that my fellow Filipinos will be inspired by his legacy. Maaasahang umalalay, ayon naman kay Vice President Lenny Robredo, lalo nung pumanaw ang kanyang mister na si Jesse Robredo. Pinoy was a kind, steadying presence in the days after my late husband's plane crash. Alam kong pareho kami nagluluksa noon. Nawalan ako ng asawa at siya ng kaibigan. Ang pinaaresto noong si dating Pangulong Gloria Arroyo, kinilala rin ang mga sariling nagawa ni Aquino, bukod pa sa pagiging isa sa mga mahalagang tao sa kasaysayan. Half-staff ngayon sa Malacanang, Senado at Kamara kung saan naglingkod siya. Inalala rin siya sa Barangay Central sa Tarlac kung saan siya bumuboto tuwing eleksyon. Naulila ni Pinoy ang mga kapatid na sina Balsi, Pinky, Biel at Chris at walong pamangkin. Lay Alves, GMA News.